Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Ang Australia ang pinakamaliit na kontinente o di kaya ay pinakamalaking isla. Tahanan ito ng iba't ibang uri ng hayop, kabilang na ang nagagandahan at makukulay na ibon. May 850 species ng ibon sa Australia at napakadami nun kung ikukumpara sa bird species ng Pilipinas. Oh, wow. 390 rito ay tanging sa Australia mo lamang makikita. Mula sa ibon na kayang gayahin ng iyak ng bata hanggang sa agila na gumagamit ng bato, ito ang amazing birds na sa Australia mo lang matatagpuan. Bago tayo magsimula, make sure na makapag-subscribe ka sa FTP channel. Ito ang social media platform na dedicated sa mga animal lovers at sa mga tao na mahilig tumuklas ng bagong kaalaman. Ako nga pala si Nomer, ang inyong host, at umpisahan na natin. Number 1. Superb Lyrebird. Una sa ating list ay ang songbird na may kakaibang panliligaw. Tuwing mating season, binabandera ng mga lalaki ang malapikak nitong buntot upang makatawag pansin sa mga babaeng lyrebird. Kung hindi tumalab ang buntot, tinatawag nila ang atensyon ng kanilang nililigawan sa paraan ng pag-iingay. Una, kaya nilang gayahin ang tunog ng kamera. Pangalawa, kaya nilang gayahin ang iyak ng bata. Pangatlo, sisiw lang sa kanila ang panggagaya sa tunog ng chainsaw. Pang-apat, kaya din nilang gayahin ang tunog ng baril-barilan. Ayon sa pagsusuri, kaya nilang gayahin ang 20 uri ng tunog na nanggaling sa imbensyon ng tao. Kulang na lang ay matutong mag-beatbox ang ibon na to. Number 2. Pink Cockatoo. Sa unang tingin pa lang, siguradong mafa-fall in love ka sa kakaibang ibon na to. Ang kanilang ganda ang dahilan kung ba't palagi itong hinuhuli upang ibenta sa pet shop. Mabilis mo silang maikilala dahil sa nangingibabaw ang kulay rosa sa kanilang balahibo. Higit sa lahat, kaya nilang patayuin ang kanilang balahibo sa ulo sa tuwing sila ay masaya. Mahal kong sila ay ibenta, ngunit sulit naman dahil sa haba na kayang itagal ng kanilang buhay. Ayon sa Guinness World Record, ang pink cockatoo na si Cookie sa Chicago, USA ang tinanghal bilang ibon na may pinakamahabang buhay. Namatay si Cookie the pink cockatoo sa edad na 83 years old. Kaya naman kung meron kang alagang pink cockatoo, baka mas mauna ka pang mamatay kesa sa alaga mong ibon. Number 3. Emu. Sa taas na 6.2 feet at timbang na 37 kilos, ito ang pinakamalaking ibon ng Australia. Mabilis rin itong tumakbo na kayang umabot ng 30 miles per hour. Dahil sa kanilang bilis, tangkad at mahabang leeg, madalas silang ikumpara sa ostrich ng Africa. Nakakatuwa at mukhang masarap alagaan ng mga ibon gaya ng emu, ngunit dapat mong iwasan ang ibon na to dahil lubhang delikado kung sila ay magalit. Nariyan ang makaranas ng ibang tao na masipa at makalungkot. Kung gusto mo ng away, makakaasa ka na ibibigay sa iyo ng emu ang gera. Agresibo ang mga emu sa tuwing pinoprotektahan nila ang kanilang mga anak. Kung hindi mo pa narinig ang kanilang boses, ito at pakinggan mo. Number 4. Powerful Owl. Sa pangalan pa lang ng kwago na to, alam mong hindi basta-basta ang ibon na to. Sila kasi ang pinakamalaking kwago na makikita sa Australia. Tinawag itong powerful dahil maski ang mga agila ay natatakot itong kalabanin dahil sa bagsik ng ibon na to. Dahil sa kanilang laki, walang ibang predator ang kayang kumain rito at tropa nila ang mga wedge-tailed eagle sa pambubuli ng mga hayop. Gaya sa video, makikita kung paano tinalo ng powerful owl ang possum na halos singlaki lang ng kanyang katawan. In fact, ilang beses na nga itong namataan na kumakain ng prey na halos singbigat lang din ng kwago. Kaya kung nasa Australia ka at may alaga kang pusa, itago mo na lang sa loob ng bahay si Muning.
Kung hindi mo pa narinig ang kanilang boses, eto at pakinggan mo. Number 5, Black-breasted Buzzard. Sa laki ng emu, hindi sila kayang galawin ng mga agila. Pero ibahin mo ang black-breasted buzzard. Kumakain kasi ito ng emu. Hindi sa paraan ng pag-atake, ngunit sa paraan ng pagnakaw sa kanilang itlog. What? Yang kulay blue-green na itlog, yan ang itlog ng emu. Pinupupok nila ito ng bato hanggang sa mabasag. Sobrang tigas kasi ng itlog at mahina lang ang kanilang tuka. Kinaaliwa ng mga netizens ang talino ng ibon na to. Maski ang matching ay kaya itong gawin, pero di mo inakala na maski ang agila ay kaya pala itong gayahin. Number 6, Satin Bowerbird. Sa mga ibon ng Australia, dito ka siguro pinakamatutuwa. Sila kasi ay kilalang gumagawa ng pugad na may makulay na dekorasyon para akitin ang mga babaeng ibon. Ang mga lalaking bowerbird ay nangungulekta ng kulay asul na bagay at ito ang kanilang ilalagay bilang palamuti sa kanyang bahay. Ang lalaki na may pinakamagandang dekorasyon sa bahay, yan ang pinakagwapo sa mata ng babaeng bowerbird. Kaya naman ang mga lalaking ibon ay palaging abala sa paghahanap ng asul na bagay kahit gamit pa ito ng tao. Pag nagustuhan ng babae ang dekorasyon, ito ang bahay na kanyang lalapitan. Bibigyan niya pa ito ng singsing para pakasalan. Kaya kung merong bowerbird sa inyong lugar, itago mo ang alahas mong asul kung ayaw mong nakawin niya ng ibon at ilagay sa kanyang bahay. Number 7, Laughing Kookaburra. Sa unang tingin, mukha silang pangkaraniwang ibon na kabilang sa pamilya ng kingfisher. Pero isinama ko sila sa ating list dahil sa kakaiba nilang boses. Pakinggan. Tinawag itong laughing dahil para silang tumatawa. Ginagawa nila ito tuwing umaga para balaan ang ibang ibon na huwag pumasok sa kanyang teritoryo. Isa ito sa pinakapaborito kong ibon ng Australia simula pa nung bata pa ako at wish ko rin silang makita ng face to face balang araw. Number 8, Red Cap Parrot. Tinawag itong red cap dahil sa pulang balahibo sa ulo na hindi mo makikita sa ibang uri ng parrot. Yellow green ang kanilang bisngi, dark green ang likod at may pagka-violet ang katawan. Kahit maganda sa ating paningin ang ibon na to, hindi ito hinuhuli upang alagaan. Kilala kasi itong agresibo at masakit manuka. Kaya hinahayaan na lang sila na mamuhay sa puno ng eucalyptus kasama ng mga koala sa pagkain ng dahon. Number 9, Australian Shell Duck. Kung nasa Australia ka at bigla mong marinig ang tunog na to, ibig sabihin, may mountain duck sa inyong paligid. Mabilis mo silang maikilala dahil sa kanilang dibdib na kulay kastanyas. Noong 1994, isinama ang mountain duck sa listahan ng mga protected species sa batas na National Park and Wildlife Act upang mabigyan sila ng proteksyon laban sa mga hunter. Dahil dyan, ipinagbawal ang paghuli at pagpatay sa amazing bibe ng Australia. Number 10, Australian Avocet. Kilala rin sa tawag na redneck avocet, mabilis mo silang mahikilala dahil sa kanilang ulo at leeg na medyo mapula. Sa unang tingin, una mong mapapansin ang kanilang tuka na tila ba nakabaliko. Mabisa raw kasi ang balikong tuka sa paghahanap ng alimango at hipon na paborito nilang kainin. Kung wala kang ideya kung paano sila gumawa ng ingay, ito at pakinggan mo. Grupo kung sila ay maghunting kaya siguradong kaaaliwan mo kung makakakita ka ng ganito ka-unique na ibon. Number 11, Eastern Rosella. Ang ibon na to ay nagpapamalas ng sexual dimorphism dahil magkaiba ang kulay ng lalaki sa babae. Mas matingkad ang kulay ng lalaki at gumagawa ng ganitong ingay tuwing mating season. Pakinggan.
Sa unang tingin, mukhang mamahalin ang benta ng ibon na to sa mga pet shop. Pero, believe it or not, madalas itong hulihin at barilin sa Australia dahil sa pamimeste nito sa mga pananim gaya ng palay at prutas. Oh, sayang naman. Last sa ating list ay ang Australian King Parrot. Gaya ng Western Rosella, meron din itong sexual dimorphism at magkaiba ang kulay ng lalaki sa babae. Tinawag itong King sunod sa apelyido ng Australian Governor na si Philip Gidley King. Kaya huwag mong isipin na sila ang hari ng mga parrot dahil lang sa kanilang pangalan. May King man o wala, ang parrot na to ay hindi maikakaila na legit ang kanilang ganda. Sa totoo lang, sobrang dami ng eleganteng ibon sa Australia na pwedeng maging hari ng mga ibon. Ikaw, alin sa mga ibon na to ang pinaka nagustuhan mo? Meron ba kung hindi na isama sa listahan? Feel free to comment down below para mabasa namin. At ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Dan Gabriel Abekebel, Raymond Binayaan, Boom De La Pena, Barkley Pascual, Parwan Valenzuniga, Kija Basa, Kian Afable, at Monster. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video. The FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!